So, tignan natin kung kaya niya sagutin yung mga tanong sa kanya. Tanungin natin kung tumalon ba siya nung New Year. Let's yes. welcome Makoy De Leon! Mukhang hindi siya tumalon eh. Makoy Ski! Upo ka dito. Alam niyo, pinagsasa Diyos ko na lang yung ganun. Wait lang, na-miss ka na ng madlang online. Ate Mike, hello po. Okay, ay, hello ka muna! Hello, ate Jana. Hello po, ate. Hello. Ano? Lahat tayo ate niya. Ina-ate-ate tayo. Wait lang. Bumati ka muna sa ating madlang online. Ay, madlang onlineers, na-miss ko kayo. Grabe, sobrang na-miss ko itong itong lugar na to at sana na-miss nyo rin ako. Talaga ba? For sure. Siyempre, ano mga memories mo dito, Makoy? Marami! Masayang memories. Easy. Ito talaga, tanong ko. Nakalimutan nyo siyempre. Pero may tanong ako sa'yo, ba't ka ba dumaan dito? Hindi ka naman kinol dito sa online. Grabe siya. Wala ako dyan. Hindi, para alam natin kung anong purpose mo dito sa online. Ang sama. Ito kasi, may sabihin ako. Oh, yun! Ikwento mo na. Pero bago yan, may tinanong si Mikey sa amin kanina. Oh. Yung sawarado, di ba sabi mo tatanungin mo kay Makoy? Oo nga pala. Tumalon nga ako. Tumalon. Hindi yun! Sorry. Yung murado. Si Ryan yun, hindi tinatanong kasi di ba bukas na yung tawag ng tanghalan ulit. Tapos kung meron kang gusto i-add ng bagong hurado, sino yun sa palagay mo? Ah, bagong hurado? Bakit bagong hurado? Siguro ako. Ay! Sorry. Ewan ko na lang. Good luck sa mga lalaban. Nakita ko kanina. Pero ito, sa madlang onliners, meron po katid po sa inyo. Bagong taon. Buong puso po namin hinandugang sorry na walang kapantay na pagmamahal. Mga pamilya, inibitan ko po kayo manood ng #MMKGiftOfSight. Bukas po yung 8:30 PM po yan, Sabado. Pagkatapos ng Your Moment, nakasama ko po dyan dito si Miss Janice Zebelen, Raymond Bagaching, Biggie Agustin, Andrea Del Rosario, Jansen Magpausaw, Royce Cabrera, kaklase ko yan sa Mabuha. At madami pa ang iba sa direction ito ni Direk Arden Rod Condes. Ano nga ba yung role mo dyan? Ako siya dito, si Kobe Tejeros, kung kilala niyo yun. Siya yung batang, pwede ko ba sabihin? Nag-donate siya ng mata. Mata? Alam nyo ba, pagka nag-donate ka pala ng mata, okay. Hindi lang isang tao mag-benefit, app at pwedeng aid, pwedeng yung mga... Hala, paano yun? Kasi paano? Ano yun eh. Yung part by part ng mata. Hindi siya yung mismo mata, layer by layer. Kaya naging ano siya, hero siya dun sa lugar nila. Kasi yung paano nangyari yun, pwede nyo mapanood bukas. Pero yun yung pinagkaiba sa lahat ng kwento ng MMK sa kanya. Si Kobe Terras, kaya saludo ako sa kanya tsaka sa buong pamilya niya. Ba't ba siya nag-donate ng mata? Yes. Dahil dun sa mami niya, kumbaga, naisip nila na, kumbaga, ang bilis mawala, 17 years old lang eh. Yung ginapanan ko dito, 17. As buhay ko din, 17. 17 wow. Ako. Wow! 17 plus ilan? Hindi nga siya. Oh my gosh! Height niya, 10 years old eh. Oh my gosh! 17! Pero joke lang yun. Tapos mo eh. Alam ko naman. Sige na. Minamahal ko naman yung floss ko. Explain. Ayun nga. Pero ayun nga. Bakit siya nag-donate dahil sa mami niya? Ano bang meron yung mami niya? Anak ko ito sa akin ng mami niya, nanay niya. Bigla lang niya naisip. Kasi sobrang bigat ang nangyari, biglaan lang eh. Sabi niya parang yun lang yung siguro ng mga pagpagaan ng loob nila na parang nakatulong pa sila. Kumbaga pampadagaan ng loob. Alam mo yun, nung kinakusap ko, umiyak-iyak pa yung mami niya. Tapos yung kapatid niya, si Brian. Kaya sana mapanood nyo kasi sobrang inspirational. Oo. Pero dito, nabigyan ka ng opportunity na i-portray yung ganitong klaseng role. Ano yung pinakamalaking, biggest lesson after mo ma-film tong episode na to? Muna-una, syempre mag-ingat at masumunod sa magulang, lalo na pag bata ka pala, 17 ka pa lang. Syempre, sila talaga yung nakakalam ko ano yung makakabuti sa inyo. Pero yun nga, sa pagdating sa mga motor, kami nga, nagmamotor kasi ako eh. Kaya mga hashtag din, nagmamotor. Nagmamotor? Si Ryle, ayan. Pero ito kasi, bata pa siya eh. Parang pinilit talaga niya. Kaya may nangyari hindi maganda. Kaya, pero ingat lang talaga. Yeah, hindi ako nagmamotor. Kaya, ako din eh. Kaya sa mga, sa mga bata ngayon, kasi pag tumanda kayo, ma-realize nyo na, tama pala yung sinabi ng mga magulang. Yes. Tsaka yung simple pag-helmet. Helmet. Tsaka yung helmet gear. Kailangan yung DOT approved, yung may sticker sa likod. Para matibay. Check nyo kung meron. Check the helmet ha, hindi sa buong. Hindi sa bato. Tsaka importante yung helmet nyo full face.
Tsaka anong tunin pala to, pwede kong sabihin lang kasi yung mami niya, sabi niya gusto niya continue yung legacy ni Kobe. Parang ma-inspire ko din kayo pagka nagkataon, pwede niya donate yung mata niyo pagka nagkataon. Ako personally, after yung pag-uwi ko ng bahay, sabi ko, mami gusto ko donate yung mata ko in case lang. Tapos bumayag naman mami ko, kumbaga syempre, nakakatuwa lang din, nakakatulong ka pa. Hindi, tsaka diba? Makakapagbigay ka ng pag-asa dun sa isang totoo. Tao. Oh, hindi lang isang tao, ha? Maraming tao. Ilang tao ang pwedeng ganun? Apat? Parang eight, ang doon nagkakamali kong eight, pero apat lang yung nabigyan dito. Apat yung ni Kobe. Kaya, oh yeah. Siguro pag ano, pag na-meet ko na yung... Ano? Ano yung... kung mawawala na ako sa mundo, okay. Donate ko buong ano... Kapatawan mo? Hindi ka buong organs. Huwag rin pang amu. Organs yung lungs. Huwag rin pang amu. Di ka rin. Sorry, sir. Eyes. Yeah. Hindi, totoo yan. Diba masarap kasi tumulong ka pa eh, diba? At least na wala ka, meron kang nabigyan ng pagkakataon. Ng panibagong buhay. Kasi 20, bago pag nawala ka, 24 hours pa yun, pwede pa magamit sa ibang taong. Oo. Ano yun? Pero ano, Makoy, ano ba yung pinakamahirap na ginawa mo dito sa MMK? Yung tipong, ay kakaiba to, kakaiba tong role na to. Hindi ko, hindi, mahirap gawin. Yung hirap dito, part. Yung, una, magpakabata talaga, magpakatotoy. Oo, kasi 30 ka lang, na rin. Kasi... 30 ka na din, grabe yung 30. Medyo 30, grabe. Sorry, Jay, natatakot ka ba? 20 pa lang ako. Tinago muna. Sige, tago na lang natin mga age. Anong ano lang yung ano mo, yung pinakahirap. Yung pinakahirap. Anong bata, bata pa yung tao mo, pang tito na. Yung age, in fairness, ano naman, young looking naman si Makoy. Oo. Gusto niya yun. Wala sa ito dyan. Wala naman tayo sa halaman. Wala siya grade 2. Grabe. Ikaw ang tangkad mo, Joanna. Pero yun kasi siya, the fact na siya yung kinuha dun sa ano sa episode na ibig sabihin match na match. Baget siya. Baget. Tingnan mo na appreciate. At saka si Makoy napakagaling na artista yan. Tom, oh naman. De sa totoo ha. Kasi si Makoy. May sinasabi. De si Makoy. Ito la, ito si Makoy kasi tuwing nagsasalita. Pero hindi na touch pag galing siya. Pero kasi palagi akong nagjo-joke. So si Makoy tinatanggap niya parang joke lang yung sinasabi ko. Pero yung sinasabi ko... Totoo. Totoo. From the heart. Sinasabi. Pero alam mo si Makoy, sobrang caring yan sa paligid niya. Naalala niya kung sino yung mga kasama niya sa eksena. Di ba, The Mall the Merrier? Oo. Ang galing niya. Kanina pinag-uusapan namin. Showing pa rin na The Mall the Merrier. Eh, syempre yan po, The Mall the Merrier, sana mag-cure. Kasama ko sila. Yung mga kasama ko, mga Ashton. Ano naalala mo? Tsaka girlfriends. Nakakatawa yung hindi niya naalam na nasa likod niya kami doon. Alam ko. At tapusin na natin ito, Makoy. Mag-imbitan ka. Yung bukas, sana manood po kayo, 8:30 p.m. po after ng ano, your moment. Sabado po yan, hashtag MMK Gift of Sight po. Sana po manood po kayo. Kasama ko si Jesse Belen, Raymond Bugatsing at marami pa pong iba. At singin ko lang din po, January 22, Daninang po. Sana manood din po kayo. At January 29 po, Black Z, sana manood po kayo. Ang solid! Sobrang rami! Napakarami! Nagkataon lang! Hashtag bless! Nagkataon lang. Thankful ako sa tawag. Isolid mo kasi sa Black Z. 2020 mo ah. Oo nga, thankful ako. Kasi natutuwa ang Showtime family sa mga achievements. Ng kahit sino. Oh, salamat, no. Salamat sa Showtime family. I love solid. You all.